Hello mga ka-YouTube, magandang hapon sa inyong lahat. So ngayon meron akong gustong i-share sa inyo. Dahil kasi ang mister ko, napakahilig niyang magtanim. Pero ang tinatrim niya, hindi yung mga ornamental plants, ayaw niya yung mga ornamental plants. O pamisa-misan, gusto niya rin pero mangilan-gilan. Usually ang mga tinatanim niya, yung mga panim na pwedeng mapakinabangan, yung mga gulay. At ang mga gulay na ito, ito yung maririnig natin doon sa awit natin na bahay kubo. So pag alam natin yung awit na bahay kubo, alam natin kung ano ang mga gulay na nando doon. At yun ang mga hilig niyang itanim. Pero yung katulad ng sabi ko, mahilig siyang magtanim, kaya lang meron siyang problema. Dahil dito sa tirahan namin, wala siyang malaking espasyo para sa kanyang pagtatanim. Walang malawak na espasyong lupa para siya makapagtanim. Kung dangan kasi ay itong tirahan namin, yung ground namin halos sementado siya, tapos may mga bato-putong cemented, no? O, pero talagang mapamaraan ang mister ko. Okay, so dahil nga napakaliit ang espasyong lupa para sa kanyang pagtatanim, gumawa siya ng mga paraan. Yung nga kasi nga itong tirahan namin, ang ground niya. O ipapakita ko sa inyo kung anong klaseng ground meron kami dito, no? Itong mga tinatapakan namin, yung ground namin, no? Ito papakita ko sa inyo, kaya wala talaga siyang chance na makapagtanim dito. Okay, so ito ipapakita ko sa inyo. Okay, so ito, no? So, ayan. Yan ang ground namin, ayan, so bato, no, na cemented, hindi ko alam kung anong tawag dyan, no. Pagkatapos yan, bato yan, and then pagkatapos yan, cemented, no, cementado yan, ganyan. Okay, so yan pa, okay, so ganyan siya, at majority na talaga ganyan siya, ganyan halos yan. Okay, pero ang mister ko ay sadyang mapamaraan, no. Papakita ko sa inyo kung ano itong mga pananim na kanyang itinanim dito sa maliit na space. So alam niyo, ito yung pinaka-wall ng tirahan namin. At alam niyo ba, ayan lang ang space, no? Ito lang ang space. Kita niyo, ayan lang. So ayan lang ang mga lupa na sa side lang ng bahay. Actually, ito sana intended for ornamental plants, pero siya hindi ornamental ang kanyang tinanim. Ito yung napapakinabangan. So simulan ko ang pagpapakita sa inyo ng kanyang mga pananim. So ito, meron siyang upo. Yan. So yan ay upo. So dahil nga yan, ganyan ang lupa, hindi masyadong mataba, so kumuha siya ng tray na ganito, itong plastic na tray, o itong plastic na tray na to. Alam niyo ba kung saan namin nakuha itong mga plastic tray na to? Isang araw pumunta kami sa isang store, tapos nakasalansan ang mga plastic tray na ito. And then sabi namin, bakit kayo nasa labas ang mga ito? Tinanong namin, yung pala mga ito ay for free. So ayun nga, sabi ko sa inyo, mapamaraan ang mister ko, kaya kumuha siya ng mga plastic tray na yan, inuwi niya, at ito napakinabangan nga, dito siya nagtanim. So itong plastic tray ito, nilagyan niya ng lupa. Actually, bumili siya ng garden soil, no? Bumili siya ng garden soil pagkatapos nilagay dito, at dito siya nakapagtanim, no? Nilagyan niya muna ng black na plastic. So ngayon ito ay upo. So malaki na yung upo niya, no? Dahil sa expect niya talaga siguro ay mabubunga, lalaki at mabubunga, kaya mayroon na siyang balak. Nakikita niyo guys, so yan ang kanyang balak. Ready ang kanyang balak. Actually, ang balak na ito napakahaba, no? Yan hanggang doon. Bukod sa upo na ito na malapit na ngang gumapang, no, dito sa balag na kanyang ginawa, meron pa siyang ganito. Yan, ito ang mga mustasa. Tingnan nyo naman guys ang mga ang mustasa. Pero napapansin nyo ba, ayan lang talaga ang lupa, ayan lang, hanggang dyan lang, no? O, pero ang mustasa niya ayan. So ang lalaki ng mga daw ng mustasa. Ayan. Actually guys, alam nyo, tatlong beses na ako nakapag-harvest ng mga mustasa ito. Ayan, talagang sa maliit nga na lupa na yan, ayan ang aming pakinabang. So imagine din ang bilang mustasa. Ayan siya. So kung magsisigang ka, ayan, meron ka ng pansaw, meron ka mustasa. At ito, nakita nyo ba ang mustasa? Meron na siyang bulaklak, no? Ibig sabihin, pag meron siyang bulaklak daw, eh, tumatanda na siya. Pero guys, kayo ba nakapag-ulam na ng bulaklak ng mustasa? Kung meron kayong bulaklak ng mustasa, itry ninyo. Gisa ninyo. Napakasarap na ulam. At ang pagluluto dito ay ikikisa nyo lang katulad ng ordinaryong gulay. Isa mo sa bawang, sibuyas, no? At siguro lagyan mo ng konting karne o konting ipon, and then ang sarap. So, yan ang bulaklak ng mustasa. So, tingnan nyo guys, ay pang mga mustasa niya, lalaki naman ang mga dahon. Dahil nga, siguro nilagyan nyo yung garden soil, no? And ito, meron pa siyang isang tray pa nito na plastic, at meron din siyang upo. So yung upo niya ito, malaki-laki na rin. So ayan, sabi nga natin, nakahanda na ang balang para sa kanyang upo. Okay, so yung pang mustasa.
And then, dito sa gitna ng mga mustasa, meron siyang laligaw na okra. Ayan. Na, laligaw yung isang okra. And then, dito rin sa mustasa. Dito meron yung isang laligaw na okra. Ayun. So, maya siguro talaga isiningit niya na lang yan. And, ito, meron pa siyang talong. Yan ang talong. And then, ito, talong din ito. Yan. So, actually, guys, malaki na rin sila. Kasi nung mga una, hindi naman ganyang kalaki yan. No? Parang ilang inches lang. Ngayon, malaki na siya. And then, ito pa meron dito, papakita ko sa inyo. Meron naman siyang dalawang sayote. Ayun, sayote yan. And then, ayun pa. No? Yung isa ay medyo malaki-laki na. At ito ay hindi pa gaano. Pero, ito talaga na sabi natin, ready na rin ang kanyang balag para sa kanyang sayote. No? So, once na bumapang yan, ayan. Okay, so, meron ng gagapangan. And na-imagine ko nga guys, no, baka pagka na sabay-sabay nagbunga ang uko, ang sayote, no? Eh siguro itong pinakabalag niya ito, parang ang bubong niya. Bubong nitong balag na ito, no? Eh makita natin, imagine mo naglalayo ang mga sayote at saka yung mga upo na mahaba, no? Hopefully magkatotoo. And then ito, meron pa siya rito, guys. So ito naman ay ang palaya, no? Ito naman ay ang palaya. So nakita nyo ba guys, ayan ang lupa, ganyan lang siya kakikitin, no? Napakaliit na espasyo ng lupa para sa kanyang tataniman. Ayan lang, so ito, meron siyang palaya. Ang palaya yan, okay? So, tinan nyo guys, ang bunga ng nagbunga, daon, ang daon ng palaya, ayan siya. Alalaki ng daon ng palaya, no? At yun nga, siguro mga ilang panahon pa magkakaroon ito ng bunga, puro daon. Oo, pero yung sabi nga ng marami, sabi nga ng marami guys, kapag pagka daw kinukuha mo ng dahon, no? Pagkukuha mo daw siya ng dahon, magbubunga siya ng marami, magbubunga siya ng marami, no? Yun. Pero tingnan niyo naman guys ang balak ko. Yung kanyang ampalaya na karating na doon. Ayun na, no? Kumbaga gumapang na siya sa dahon, pwede na yan. Pagkain ng So pagkailangan namin ng dahon, pwede na rin siya. Pwede na rin siya, no? Okay, so nakakatawa, di ba? Maliit na bunga. Ayun, meron siyang maliit na bunga doon. Kaya sa lamig po ng panahon. Pero ngayon summer na ngayon, kaya medyo maganda magtanim. So ayan, kumagapang na yung ampalaya doon sa kanyang balak. Yan, no? Po ang aming nuclear technology. Okay, and then ito, meron pa siyang isang puno ng ampalaya dito. Ayan pa siya, yun. Isang puno pa ng ampalaya dito. Actually, dalawa lang pinakapuno ng ampalaya niya, pero nakakatuwa naman sa laki ng mga dahon at saka ang bilis niya bumapang. Ang kamatis, ayan, may siya. Mga dahon-dahon na po. Okay, so and then, ito. Ito, ito may bunga naman, na. Ito naman kamatis. O, tinan nyo guys, ang kamatis, meron na siyang bunga. Pero kaya lang nagtataka ako bakit parang ngayon ako nakakita matangkad ng kamatis na ganito katangkad. Imagine ko, ito. Matangkad pa kasi sa akin, oh, diba? Pero nuclear marami siyang bulaklak, no? Marami siyang bulaklak. Kung may bulaklak siya, ayun, hopefully, yan, isang araw makita natin. Pag uminit po. Yan. Yeah. Oh, hindi naman niya problema pag didilig kasi nga dito sa pagitan ng mga tanim niya, meron kami rito ng faucet, meron siyang sprinkler, meron siyang tabo, at meron siyang timba. So, no problem. Okay, kahit na summer, okay pa rin. So, nuclear technology. Meron pa isang kamatis dito. Yan. Ito ang kamatis. Yan, kamatis din ito. Pero ito hindi pa siya masyadong matangkad. The fact na meron na rin siya mga bulaklak. Pero hindi siya ganun katangkad. Hindi ka parehas ng kamatis doon na isang doon sa tabi. Ang laki-laki. Tangkad-tangkad. Then, yan, ito naman ay mga cilantro. Pero tingnan nyo guys ang itsura ng aming cilantro. May bulaklak na siya. That means, magulang na siya, pero huwag ka, matagal na namin napakinabangan ng mga cilantro. Ito ngayon, nagbulaklak na siya, seeds, matanda na siya, kaya isinasave na lang namin siya para sa mga seeds. Yep. Yung bunga niya, magiging binig, kaya pinapabayaan na lang namin. Pero ang mga iba, hindi sila kumakain ng cilantro, sabi nila, hindi daw nila gusto ang amoy. Pero in my case, kami, gusto namin ng cilantro. Sustansya yun. Yan, very nutritious ang cilantro. So yun nga, ang mga bulaklak, sinasave na lang namin para yung seeds niya maging binigin na lang. So next year, meron kami itatanim. And, sabi nga ng bahay kubo, meron pa kami sibuyas. So yun, nakita nyo? May sibuyas pa kami dyan. Kaya sabi ko, kompleto ang bahay kubo. And, meron pang okra dito. And guys, look naman ang aming okra, meron na siyang bunga, no? May bunga na siya ng mga ilan-ilan. At ang
talong naman ay meron na rin siyang mga bulaklak at malapit-lapit na rin. O nung isang araw, nagnakaw na ako dito ng dahon ng sibuyas. Kasi alam niyo ba, kung bakit ako nagnakaw ng sibuyas, kasi ang ulam ko prito, meron akong kamatis, siligyan ko ng dahon ng sibuyas. Yung may fertile soil. Kaya mataba guys yung mga tanim. Dahil yan, kaya nga, kahit na maliit yung lupa, no, pero ano siya, yung fertile ang lupa kasi nga, yun nga, dahil nagkaroon nga ng soil. Ang tawag sa soil na yun? Yung kinuha natin dyan, rebatting soil. Okay, so ayan ay ang aming talong. Okay, ngayon, punta naman tayo sa kabilang side. Okay, nakita niyo isang side. O dito kapurot din naman ang lupa dito. O, so meron siya dito isang lalagyan na tray. Dyan ang nilalagay ang lahat-lahat ng mga dahon na kinukuha niya ko sa mga ibang tanong kabulot na kamatis na dyan. So ito, nakatray pa din ito. Ito naman ay okra. Pero sabi niya, hindi rin masyadong mataba itong okra. And then, ito sa isang tray naman, another tray, ito naman ay ano din, okay, ito, nasabi nga niya eh, hopefully sa after 2 weeks mula ngayon eh, tataba na rin siya. And ito, kamatis guys, tinan niyo ang kamatis namin, meron siyang bunga, yan o, nakitan niyo ayun, meron siyang bunga pero maliliit pa, siyempre, hindi pa ready yan, so kamatis pa rin niya. So ayan guys ang espasyo para sa kanyang tatay na yan, ganyan, kalawak ang lupa, see? Napakaliit na espasyo ng lupa. So, ayan pa, isa pang okra dyan at kamatis na naman ito. Okay? So, nasabi ko sa inyo, mapamaran ang mister ko. So, nagtanim siya ng talong dito sa balde. Okay, nagtanim siya ng talong dito sa balde at ang talong namin ay mayroon ng bulaklak. Ayan. So, ito sa isang gilid, kamatis na naman yan. Tingnan mo naman ang lupa. Tanggalin natin ito. Okay, so yan ang lupa. Sinik-stick niya pa rin yung kamatis. Okay, and then, ito. 7. Parating na yan. And then, dito sa isang baldi pa rito, may isang baldi pa, at nagtanim naman siya ng sili. Sili naman yan. No? Bayamihan, nandyan na rin siya. So, sili naman yan. And then, ninyo. Tingnan nyo guys, pansin ninyo, yan pa ang laki ng lupa, espasyo ng lupa, pero take note, nakasiksik pa siya ng sitaw. Yan o, no? Oh, yan, nakasiksik pa siya dyan ng sitaw, pero kumapundo na sitaw. Yun. Parang hindi mataba yung itong sitaw, ano? Siya ganun kataba. Okay, then sa isang paso, meron naman siyang okra, nasa isang paso. Yun. At may bulaklak na ba? Oh, wala pa rin. Wala pang bulaklak. Pero hopefully, isang araw may bulaklak na rin yan. Sa isang pang paso, meron namang talong. At sa isang paso, mustasa. Meron pa rin talong. This one, yeah. Okay. And ito naman ay okra. So, sa tatlong puno ng okra, dinagay niya sa isang bote. And then, meron pa kami lemongrass. So, ready na yan for tinola. Ready na. Okay, so ayan ang lemongrass, buhay na buhay siya at ready nang gamitin. Tapos meron tayong mustasa. Yeah, napakita ko yung mustasa, lalaki na ng mga dahon, pwede na tayong mag-harvest. O meron din siya mga ilang ornamental plants, ito ay orchids, so wala pa namang flowers, mga ornamental, no? Pero marami ang tanim niya is yung napapakinabangan ni Kanga. And meron pa rin kami kang ornamental. Ayan pa yan. I think ito ay nasa family ng tatos. UFO. Yeah. Yan, napakita ko rin. That one. Yeah, and then we have lemon. And dito sa amin, see, alam sa Pilipinas, napakamahal ng lemon. Diba kami rito sa tirahan namin, meron kaming lemon at marami siyang bunga at napakababa. Papakita ko sa inyo. Oh, yan. May bunga rito. No? Yun. Yun. Yung iba doon hindi pa ready. Ito ang mga bunga. Ayan. Okay. And then, babati na lang yung isa na ito. Ito almost ready na itong lemon na ito dito. Almost ready na yan. Yan, ito almost ready na rin. Eh, sa Pilipinas, napakamahal ng lemon. Nung umuwi ako, napakamahal. Yan. Okay, so, ayun, ready na. Punta pa tayo sa isang gilid ng lemon. Ito, marami pa siya mga berde. Ayun, mga berde pa. Mga berde pa. Pero meron din mga ilan-ilan na berde. Daming bunga guys, diba? O, ayan ang mga lemon namin. Okay, so. See? Kaya, ayan, nakakalipin na kami ng lemon at saka inaabot-abot na lang natin. Halos kasi taas ko lang ang lemon namin. Kaya, kayang-kaya kong abutin ang amin. Baba ng mga bunga. Okay? So, ayan pa. Ako
actually marami siyang bunga, ang mga iba hindi pa lang ready, no? Okay, and then guys, punta man ako doon sa isang side, no? Dadaan ako dito, huwag nyo lang titingnan ang mga kalat dito sa amin. Papakita ko sa inyo, meron pa siyang mga ibang pananim na talaga namang nakakatuwa, no? Nakakatuwa talaga. Oh, okay, so, yan, papakita ko pa sa inyo, meron pa siyang ibang pananim dito. Yan. So, tingnan nyo uli, guys, ang lupa na kanyang tinaniman. Okay, ayan siya. Ayan siya. Kalaki o kaliit, no? So, dyan sa maliit na lupa na yan, ayan. Meron siyang kamote. Yan. Yan yung isang araw bumili siya ng kamote o dahon ng kamote. Tapos yun nga nagsigang kami, yung pinaka yung bottom ng kamote, ayan itinanim niya yan. And then ayan, meron din siyang sitaw dito, dalawang puno ng sitaw, ayan. At ito rin ay gumapang na. Yan, gumagapang na, ayan. Ganyan na siya kataas. Yan ang kanyang dalawang puno ng sitaw. Kaya sabi ko sa inyo, papamara ng mister ko, eto pa, no? O sa baba pa nito, meron pang mga kamote pa yan, at may mga dahon ng lumulusot-lusot ang kanyang kamote. And, ito pa guys, oh. So, kangkong, alam niyo ba, oh, yung sa bottled water, pinutol niya, nilagyan ng tubig, at nilagyan dyan ang kangkong, at din nyo, may ugat na rin. Ha? Huh? Okay, and then, hindi lang yan, meron pa rito, ayan, kangkong pa rin ito. And then, kangkong pa rin ito, at saka, yan. Okay, mga kangkong yan. O, ito naman ay kamote, no? Ito nilagyan naman niya ng soil. May soil ito, pagkatapos ito, meron din itong soil sa inyo, dahon ng kamote. Okay. So, guys, sabi ko nga sa inyo, sa maliit na espasyo ng lupa, no, napakalaki naman ng magiging pakinabang natin pagdating ng araw. So, ngayon hindi pa natin napapakinabang, pero meron na papakinabang katulad ng mustasa, yung cilantro, yun. Napakinabangan namin mga iba, medyo hindi pa, pero simple time will come, papapakinabangan mo rin yan. So, mula sa napakaliit na lupa, meron tayong napakalaking pakinabang. Okay guys, so hanggang dun muna, don't forget to like, comment, share, and ang mga hindi pa nakaka-subscribe, please subscribe. Don't forget Florante and Wilma Gomez channel. Okay, thank you very much and thank you for watching. Enjoy your day. Bye-bye!